siya. So, bago siya, bagong passenger switch siya. Yun ang tawag nila dito eh. So, ayan. Ayan guys, ito yung itsura ng ating Telma brake. Kung maalala nyo, dun pa sa mga kauna-una nating video guys. So yun mga kasatrod, pa-check up muna tayo ng bus natin. So magandang araw sa inyo at maligayang pagbabalik sa ating vlog. So ngayon ay pang ilang ikot na natin, nakabalikan na tayo. So yung Telma brake natin, which is yun yung isa sa mga importante sa ating pagtakbo sa kalsada. So nawala yung function ng Telma brake. So kawawa yung ating brake lining sa mga gulong kung yun lang yung aasahan natin. So ngayon, para konting idea lang guys kung ano yung Telma brake. So marami kasi yan, may exhaust brake, may retarder, may intarder. Yun po ay yung mga, tapos ito yung akin, katulad ng akin, Telma brake. Siya yung assisting brake sa pagka mag-i-slow down tayo ng takbo. So kasi ito malaking sasakyan nito. So hindi naman po pwede na iaasa natin lahat sa brake lining, sa preno lang sa paa. So kailangan meron din siyang assisting brake, which is yung Telma. So yung Telma, yun yung trouble natin. Nawala ng gana kapag inihila ko yung Telma dun sa driver seat. Wala na siyang gana. So talagang hindi siya nag-i-slow down. So pina-check up natin. So malalaman natin kung anong findings ng ating mekaniko sa ating Telma brake, kung nasunog ba o ano. So para may idea rin tayo, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng Telma brake. Kasi dito sakto may Telma brake dito guys. So ipapakita natin sa inyo para may idea lang kayo. Yan guys, ito yung itsura ng ating Telma brake. Kung maalala nyo, dun pa sa mga kauna-una nating video guys, dun nung nasa Santa Cruz pa tayo, pinaliwanag ko kung ano yung ibig sabihin ng Telma brake. Siya po ay parang malaking coil na may mga parang wiring, mga tanso. Ito parang mga tanso kasi siguro yung nasa loob niyan guys, yung mga bilog-bilog na to. Nakapagkaya na umiikot, nakakabit yan doon sa dulo ng transmission tsaka ng propeller doon sa engagement niya. Kapag kaya na umikot, pinagana mo yan habang umaandar, kuryente po yung magpapa-slow down. Nagkakaroon siya ng contract, ng contract opposite, magkabaliktaran. Kaya kapag ka gumana siya, mag-i-slow down siya. Dito magmumula yung energy niya na makapagpa-slow down ng takbo. So ito po yung ating tinatawag na Telma coil. So ito po yung ating pina-check up ngayon. So ngayon malalaman natin sa mekaniko kung anong problema. Pero sana naman mga simpleng wiring lang. Dahil kasi yung Telma brake na yan guys, kapag hindi tayo talaga marunong gumamit, mahal po yan. Nasa 100,000 po ang halaga niyan ng ating Telma. So kailangan talagang isang driver meron din pong idea sa paggamit ng Telma brake. So ayan. So yutong kasi tayo guys. Oh. So kaya kailangan natin ang ating assisting brake ay Telma. So ayan. So ayan. Ating mekaniko, chine-check up na. Chine-check up niya yung Telma box. Kalawang inaner. Ha? Ay. Ayun, ayun yung kinakalikot niya sa Telma. May contact naman. No? Pero pakiwari ko, parang maganda kung yung bago ang ilalagay. Kung yung bago. Hindi naman yung nasirahan sa'yo. Ah, hindi. Walang sira yung Telma ko. Wala yun. Okay, so yun. Tinitira lang niya yung ano, yung Telma box niya. Ayun.
So ayun guys, yung mga nagdadala ng yutong na bago-bago pa sa yutong, kapag ka hindi masyadong familiar, pwede rin tayo makakuha ng technique dito sa ginagawa niya, dahil pagka nagka-problema tayo sa Telma, yun lang yung kakalikutin natin. O yan, kung authorized ba mga likot. Pero usually dito sa amin kasi sa transportation, sa bus company, kapag ka may problema yung ating bus, dapat talaga yan ay ang nangangalikot ay mekaniko. So ayan. Sabayan kami, nagpasama si Gomez. Kaya ko lang piso. Kumaga na. Ha? Kapag-load lang. Ayan. Piso! Ibang piso ha? Oo. Huwag mong dadami. Papunta ka ba kaya, Tineda? Punta ka? Hindi. Ayan. Ayan. Iboboto mo ako ha? Isi-switch ko? Oo. Sige. Tal! Ha? Okay. Malaman natin dito sa loob. Areho yung switch ng ating Telma, guys. So, ayan. Dahil pinapasubok sa atin. Uno, dos lang yung meron. Lumalagitik siya guys dun sa likod kapag ka binababa ko. Pero ito kasi 1 hanggang 4 kasi ito. Hihilahin mo siya pababa. Isang hila 1, 2 hanggang makarating ka sa sagad number 4. So kada hila ko lumalagitik. Pero yung lagitik niya okay siya sa 1 at 2, may lagitik. Pero sa 3 and 4 wala. So yun, tingnan natin dun. Naman tayo mga South Road. Uno, dos lang talaga siya noon, Ner. Ha? Uno, dos lang. Wala siyang 3-4 na Telma. Malakas na lang. So yun guys, nagawa na yung ating Telma brake. So hindi naman na siguro, hindi naman na po siya sinuot dun sa ilalim, dahil kasi ang nangyari, yung contact point lang nung Telma doon sa kanyang box, doon sa binubuksan niya kanina, yung kinakalikot niya, eh medyo baka nangangalawang siguro yung mga ano niya, yung mga tawag dito, yung mga contact point. Kasi pagka makalawang yun, hindi dadaluyan ng kuryente, so niliha lang niya. So okay na ulit, pero sana kung may road test, sana mamaya may road test. Pero ano na yun guys, matik na yun, kasi kanina wala talaga siya eh. Siguro kahit malaman na lang kung iro-rotes o hindi, pero 100% sure okay na siya. Naniniwala rin ako kasi lumalagitik na siya eh. So ngayon meron pa tayong panibagong ipagagawa, dahil alam nyo naman, mahal na mahal natin ang ating kabayo, ang ating kasama sa hanap buhay. May palalagay pa tayo. Aray guys. Aray, bagong bago to. Malakas lang. Hindi. Talagang matagal ko na to guys ini-re-request, pinare-requestan ng piyesa tong aking bus na to. Kasi itong switch na to guys, ito yung manual switch ng pinto doon sa labas. So kasi yung luma nito hindi na gumagana, kasi ang hirap kasi niya guys kapag halimbawa na sira yung ganito mo, tapos bababa ka at nakasara talaga yung pinto mo. Hindi mo siya pwedeng buksan dito ng, kasi ito usually kakalibitin mo lang to eh. Teka lang. Sa yutong kasi guys, para halimbawa isinara natin yung pintuan natin dito sa loob, tapos sa labas tayo, di syempre magsasara siya automatically. So ngayon itong switch na to na naka-attach sa labas, itong switch na to, para hindi mo na siya i-manual, kasi yung iba kapag kasira yung ganito, ang gagawin mo pag binaba mo siyang ganyan, mawawala ng hangin yung pinto. So babagsak yung pinto, tsaka ka pa lang makakapasok. So di ba dapat ang mangyayari noon, parang automatic, para hindi siya mahirap buksan, automatic mo lang siyang bubuksan na hindi mo na kailangan tanggalan ng hangin. So yung isang kalabit mo lang dito, automatic siyang magbubukas. Then pag akyat mo, pipindutin mo ulit dito para dito sa switch dito sa manibela, para sumara siya ulit.
Eh kasi itong akin ngayon sira. Ang nangyayari, inuubusan ko muna ng hangin. Tapos pag naubos yung hangin, tsaka pa lang ako makakapasok. Tsaka ako pa lang kakalapitin itong susi na to. Maraming ginagawa itong switch na to. Ito ay manual ko pa rin dito. Pag kasi ito, pagka minanual ko to, babagsak ulit yung pinto niya, mauubusan siya ng hangin. So ngayon, yun yung problema niya. Di ba, baba ulit ako, i-automatic ulit doon, automatic ulit dito. So, hectic lang talaga siyang buksan. Ang hirap ng ano kasi, akyat panahog ka. Lalo na kapag ka mabilisan, mahirap siya. Hindi katulad nito, kapag ka naikabit na to, ito, kapag ka naikabit na to, okay na, hayahay na. So, tignan natin kung ano yung sira niya para mas lalo niyong maintindihan, guys. Tara. Tara, ipapakita ko sa inyo. Ito ay naka-automatic na. Pag ganito ang portion nito, automatic na to, guys, ha. Tignan nyo, ha. Para mas lalo niyong maintindihan kung ano yung trouble talaga niya. So, shoutout po sa mga, ano ha, wala pang idea. Para din po to sa mga naghahangad maging bus driver. At magkaroon man lang ng konting idea sa mga function ng mga nakikita natin dito sa unahan ng bus. So tara, ito yung trouble niya talaga. Kasi ito, isasara ko to ha, mag-automatic yan, sara. So ayan, automatic siya, sara. Kasi pinindot ko yung switch. Hangin na nagpapasara niyan, guys. Ngayon ang gagawin ko, kapag halimbawa lalabas ako ng bus at gusto ko ipaglabas ko, nakasara pa rin yung pinto, syempre sasara pa rin natin siya. Dapat supposedly nakasara talaga, para walang kung sino man ang makakapasok. So let's go. So ayan, pinindot ko yung pinto, ha. So ayan, nag-automatic siya, sumara. Ayan, dapat ito. Are guys, dapat ito. Kapag ka ito ay ginanyan ko, wait. Kapag ito ay ginanong ko, dapat yung ganun na yon, bubukas na siya. Kaso hindi siya bumukas, so it means sira siya talaga. So ang ginagawa ko, guys, para makapasok ulit ako, imamanual ko siya. Pag binaba mo yan, di mo binalik, maubusan siya ng hangin. Narinig niyo yung sounds, yung ingay niya. Naubusan siya ng hangin. So ngayon, bumagsak na yung kanyang pintuan. So pwede na natin siyang buksan ulit. Hihilayan na natin pabukas. Yun. Tsaka pa lang tayo makakapasok. Ang problema, ganito. Pipindutin ko tong switch niya ng pasara. Hindi na siya magsasara. Ayan o, pinipindot ko siya. Oh, look. Oh, pinipindot ko siya. Hindi na siya nagsasara. Kasi naka-automatic ko siya ron sa ibaba. So ang gagawin natin, para maibalik ulit natin yung hangin, yung supply ng hangin, nang hindi tayo nasasaraduhan, kailangan i-manual ko muna dito. Oh, yun, narinig yung hangin. Wala na siyang hangin. At saka kung ulit ngayon ilalak doon sa labas, i-automatic portion ko siya. So ngayon, so ayan, iniano ko na, binalik ko na siya sa dati. Kanina nakaganyan, di ba? Ngayon, ibalik na natin siya sa automatic portion niya. So ayan. So wala pa tong hangin na kasi nakasingaw pa siya doon sa loob eh. Ang mangyayari ito, magkakaroon ulit ito ng hangin kapag ka, excuse me guys, kapag ka ibinalik ko ulit ito sa automatic portion. So tignan nyo ha. Ayan, unti-unti siyang yung pinto. Oh, ayun, ayun. Nagkakahangin na siya. Oh, yung pinto. Tsaka pa lang siya bumalik sa kanyang automatic mode. So, pwede na natin siyang isara ulit. Ayan, oh. Taya lang, ayan, oh. Pindutin ulit natin, ah. Oh, kita niyo yung daliri ko, guys. Oh, diba? Automatic na ulit siya. Yun nga lang, para maibalik mo siya sa ganyang mode na automatic mode, kailangan mo lang mag-akyat panahog. Akyat panahog ka lang. So, kasi sira nga yung isang switch natin. Yun yung purpose nitong switch na to, guys. So, sana naintindihan yung aking ano, yung aking pinapaliwanag. So, kahit simpleng ano man lang, tutorial, magkaroon tayo ng tutorial ngayon. So, ito. So, ano ba itsura nito? To. So, bago siya, bagong passenger switch siya. Yun ang tawag nila dito eh. So ayan. So ayan, may ano siya. Ito, may daluyan siya ng hangin. Hangin, tapos may mga konting ano siya rito, wiring sa loob. Siguro baka ganyan, yan yung sira nung switch ko sa labas. So hopefully, antayin natin mamaya. Sana pag naikabit to, wala nang problema. So relax na lang ulit ang ating
ang ating pag-akyat panaog. So yun. So ngayon ka South Road, nandito pa tayo sa Bulbok. So medyo marami pang ginagawa yung ating mekaniko. Ta nakakahiya naman, hindi natin sila kailangan apurahin dahil kailangan intindihin natin sila sa kanilang trabaho. Dahil ang kanilang trabaho din naman ay talagang nakakapagod. So ayan, nandito pa yung bus ng aming Lobo. Yung mga taga-Lobo dyan, yung 521 ninyo, nandito pa ho. So baka may ginagawa pa sa kanya, baka trouble. So ayan, shout out din sa 745, nandito rin po ang ating 745. Ayan. At ito yung ultimate legendary ng DLTV ko, yung Universe. Siya po si 101. Yung 1240 nandito, matagal na siyang nakatenga dito. So Telma rin po siguro ang problema nito. 1240. So ayan guys, simula na natin tanggalin ang lumang switch. So ayan. Ara yung damage dito guys, itong tinatanggal na tong switch na to. So panigurado to, pag natanggal yan, gagana na yung ating pinto. Makikita nyo mamaya kapag napalitan na siya, papakita natin kung paano gumana yung bago. So ayan. So shoutout sa ating gumagawa, kay Boss Mike, ang ating multitasking mechanic, dahil siya ay nag-aircon tech and at the same time siya rin po ay tumitira ng electrical. Dapat din ay doble-doble allowance. Pag tayo nakasahod sa YouTube ner, may pang merienda tayo, marami. Luma-luma na talaga. Ayan, nabungkal na. Grabe yung putik. Puro lupa na, no? So ayan guys, ari yung lumang sira. Bungkal na siya. Sa sobrang katagalan niya, putik-putik na siya, oh. Nagtutong-tutong na. Gamit mo na tayong WD-40. Yawa, wala na lang laman yan, ha? Tubig na lang yata. Tubig na lang yata yan, eh. Naubusan, ha? So ayan mga ka-South Road, nakikabit na natin yung ating bagong switch. And medyo nagkaroon lang ng hindi, ng konting miscompatible sa isa't isa, pero na ay saksak naman natin. So ayan, mapapansin natin nakasara na siya. Pero kapag pinihit natin to, ito yung ibig kong sabihin sa inyo mga ka-South Road kanina, eh. Tingnan natin, ha. Oh, ayan, oh. Automatic na siyang bumubukas, 'di ba? Ganun lang, guys. So syempre, maraming salamat sa ating magiting na mekaniko. Pare, salamat sa iyo, pare. Mabawi next time. Salamat. So ayun, dahil nagawa ang ating automatic switch dito sa labas, so okay na. So syempre, aakyat tayo. Hindi na natin kailangan mag-akyat panaog pa. So ayan. So di, hindi ko na kailangan hawakan pa yung switch na yun. Dito na ako automatic magsi-switch, guys. So, di ba? Ayos na. Oh, ngayon, halimbawa, lalabas ako. Siyempre, ayokong iwanan yung pinto natin na bukas. Siyempre, pipindutin ko na to. Then, nakaready na akong lalabas na ako. Then, yun. Whoop! Oh, di ba? Sasara na siya. Tapos, pagka halimbawa, papasok na ulit tayo. Buksan lang natin to. Okay. Then, isang pihit dito na balikan. Pak. Oh, yun yung gusto ko, guys. So, ganun. Hindi na natin kailangan na akyat panaog. Ano rito, aakyat dito para hawakan yung isang switch sa taas. Then, babalik ulit. Ibabalik sa dating automatic portion. Then, akyat ulit.
i-automatic ulit yun, tsaka pipindot dun sa switch dun. Nakakapagod kasi yun, guys. So, ngayon, okay na. So, syempre. Siguro, guys, mga South Road, hanggang dito na lang yung ating video. Sana ay kahit papano na-appreciate nyo yung ating konting kaalaman sa mga naging trouble natin, dahil kahit papano naman may makukuha tayong andun, lalo na sa may makukuha tayong kahit konting idea doon, lalo na sa mga nagbabalak pa lang dyan, nag-uumpisa pa lang, kumukuha pa lang ng idea kung paano ba maging bus driver, kung ano-ano yung mga switches dito sa ating bus. So, kahit papano nakakakuha tayo ng idea, lalo na yung kanina tungkol sa Thelma Brake. So, yun yung Thelma Brake, dapat marunong talaga yung driver na gagamit nun, hindi basta-basta. Kumbaga parang masela yun eh, kapag binababad mo kasi lagi yung Thelma Brake, pwede siyang masunog. Pero ang gamit nun dapat kailangan is mga 5 seconds lang. Bitaw, then free wheel ka ulit, 5 seconds ulit, bitaw, ganun lang hanggang sa mag-slow down yung bus. Ganun po yung tamang paggamit ng ating Thelma Brake. So, ano pa ba? So, siguro lahat naman na nasabi ko na, siguro naman may makukuha na tayong kahit konting kaalaman doon. So, siguro hanggang dito na lang, guys. I-cut na natin yung ating video at maraming salamat sa inyong panonood at sa ating solid na mga ka-South Roader dyan, at sa mga bago pa lamang po naliligaw sa aking YouTube channel, sana po ay pakiclick nyo na po yung ating subscribe button dyan, at pakihit na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa tuwing gagawa po tayo ng panibagong video. So, ayun lang po, at maraming salamat po, guys. God bless po. My appetite, don't leave me here high and dry.